ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Hihalay mga awitin sa piging na andok niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin may nalang. Tanay inako niya't hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ikalay mga awitin sa tingin na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat at sumairin. Ang ating banal sagradong misa ay pagunita kay Santa Rosa de Lima, pangalawang patrona ng Pilipinas. Si Santa Rosa de Lima ay isang napakagandang dalaga na pinili ang Diyos. Pinili niyan maging reliyosa, maging madre. At ang kanyang buhay ay buhay ng pagpapakumbaba at pagtulong sa mga mahihirap. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa ay mag-alab sa iyong pag-ibig. Ano pat nilisa niya ang tanang bagay sa daigdig upang tanging para sa iyo makapamuhay ng may matinding pagtitiis na bukal sa kalooban. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, kami nawang tumatahak sa iyong landasin ay makalasap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupuan lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong panahong iyon, ang mga taga Sikem at Betmilo ay sama-samang nagpunta sa may sagradong puno ng ensina sa Sikem at itinalagang hari si Abimelech. Nang mabalitaan nito ni Jotham, tumayo siya sa itaas ng bundok ng Gerizim at humiyaw, "Mga taga Sikem, makinig kayo sa akin at makikinig sa inyo ang Diyos. Noong unang panahon, nag-usap-usap ang mga punong kahoy
upang pumili ng hari. Sinabi nila sa Olibo, "Ikaw ang maghari sa amin." Sumagot ang Olibo, "Kakailanganin kong itapon ang aking langis na gamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao kung ako ang mamamahala sa inyo." Sinabi nila sa Igos, "Ikaw na ang maghari sa amin." Ngunit sumagot ang Igos, "Kakailanganin kong iwan ang masasarap kong bunga kung pamamahalaan ko kayo." Kaya sinabi nila sa ubas, "Ikaw na ang maghari sa amin." Sumagot ang ubas, "Sa akin nanggagaling ang alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao. Kakailanganin kong iwan niyaon kung ako ang maghahari sa inyo." Kaya sinabi nila sa dawag, "Ikaw na nga ang maghari sa amin." Ang sagot ng dawag, "Kung talagang ibig ninyo akong maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy upang sunugin ang mga sedro ng Libano." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari o poon dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dininig kanyang kahilingan. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Dinalaw mo siya na ang iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinagpalat, pinutungan siya. Hiling niya ay buhay at iyon ang iyong ipinagkaloob. Buhay na mahabat, walang pagkatapos. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. At naging dakila, pinakadakila mo ng iyong tulungan. Naging bantog siya at makapangyarihan. Iyong pinagpala ng papapala mong walang katapusan. Nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Tumayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, kanap nitong natatalos, tanang ating nilolong. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos
ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa na magkasundo na sila sa upa ng isang dinaryo maghapon. Sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan. At bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng ilang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo lang dito ng buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh," sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi na may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo ang mga manggagawa at sila'y upahan magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-ikalima ng hapon ay tumanggap ng tigi isang dinaryo. At nang lumapit na ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng isang dinaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "Isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis sa nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinapare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang dinaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano bang ibig kong upahan ang huli ng tulad ng upa ko sa inyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O nainggit lang ba kayo sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang, mabiyayang araw po sa ating lahat. Alam po ninyo, ako po'y nasa bakasyon mula sa misyon. At iilang araw na lang ang natitira. Kulang na lang ng 10 araw bago ako bumalik sa misyon ko sa Yukon, Canada. At doon sa misyon, kasama ko lang kayo sa pamamagitan ng online mass. Kaya pinapatagal, sinasariwa, ninanamnam ko, at pinapahalagahan ng may apresyasyong alam ko na ang tanging hinihiling ko ay mawawala sa akin. Ang presensya ang maging malapit ako sa ating pong Senyor na napakabait at punong-puno ng awa at biyaya at pabor sa lahat ng mga hinihiling ko. Kaya papasalamat ako habang may panahong ipinagkalob sa akin. Ito lang po sa personal na pagbabahagi sa inyo. Kayo po ay araw-araw po kayo nagsisimba. Pero iba po ang presensya ng may kapal ng poong Senyor. Nag-mission po ako. Bago ko naging misyonero sa Yukon, Canada, naging misyonero po ako sa Peru. At ang ating Santa po ay napakagandang dalaga, taga Peru. Siya po si Santa Rosa de Lima. Binigyan po ako ng biyaya na makapasok sa kanyang kumbento. Nakita ko ang kanyang pagpapahalaga para sa panalangin. At siya'y kontemplatiba at tumutulong din sa kapwa. At imbis na ibigay niya sarili niya sa isang lalaki, ibinigay niya ang sarili niyang todo-todo sa ating Panginoon Diyos. Ang kagandahan niya ay inialay niya sa kagandahan ng Panginoon.
ang ating unang pagbasa mula sa Aklat ng Hukom. Sapagkat noon, ang Diyos, ang hari, kahapon nga pala, ay kapistahan ng pagkareyna ng mahal na Birhing Maria. Iniisip natin si Maria ang reyna, ang Diyos, si Kristo ang hari. Noon, ang Diyos ang may kapalang hari at ang pinipili niyang mga tao bilang maging leader, mga hukom. Ngayon, yung mga Israelita, nagre-reklamo na naman, hindi makontento. Tinitingnan yung, tingnan mo yung mga kapitbahay natin, may hari sila. Ang ganda-ganda naman ng mga seremonya nila, mga burloloy nila. Kita mo yung hari, may korona, may setro, may singsing, may trono. Tingnan mo atin, walang kalatoy-latoy. Yung cordon sanitaire, merong yung driver, chauffeur. Yung tagaluto, chef. Yung taga-bukas ng pintuan, butler. Naakit sa kaburloloyan. Sabi ng Panginoon, ako ang tinatanggihan ninyo kung pipili kayong isang tao bilang maging hari. Ating ebanghelyo naman, ayon kay San Mateo, may talinhaga, ganito ang pag-ahari ng Diyos. Ang pag-ahari ng Diyos ay ang kagandahang loob ng may-ari ng ubasan. Kasi, nagreklamo na naman, meron na naman nagkuhan. Yung comparison, bakit siya? Ako? Siya nagtrabaho lang ng isang oras, parehong dinaryo kami. Ako, ito yung reklamo. Dapat tatanggap kami ng mas malaki. Ito sabi nila, maghapon kaming mabigat na Tagalog, nagpagal at nagtiis sa nakapapasong init ng araw. Ganyan tayo magreklamo, marami pang mga drama. Di ba? Yung mga taong nagtrabaho ng isang oras lamang aktwal sa ubasan, naghanap sila ng trabaho buong maghapon. Wala lang magbigay sa kanila ng empleyo. At ang dinaryo ay kailangan para tustusin ang gastos ng kung meron kang pamilya, para sa may bahay mo at mga anak, para makakain at makapamuhay. May laman ng tiyan, yung isang dinaryo. Kaya, ang Diyos na mapagbigay sapagkat tayo'y pare-parehong anak ng Diyos. Ayaw niya tayong magutom. Di ba sa Ama namin, bigyan niyo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Yan ang pangako ng Ama namin na dapat mas marami kong pagkain kasi sa Kanya. Matuwa tayo na tayo yung magkakapatid. Yung iba sa atin kailangan na mas magtrabaho ng mas marami. Yung mga masisipag sa atin, wag na tayo maghambing-hambing pa. Nagdadrama lang tayo. Di nyo ba nakikita ang aking pagpupunyagi? Mas nahirapan yata ako dito, ha? Wala kayong, di nyo ako pinapansin. Wag na tayo magbilang ng oras. Imbis, ang kabutihan ng Diyos, ang kagandang loob ng Senyor, ang Kanyang lubos, bumubuhos, umaapaw, dumadaloy na biyaya na ni isa sa atin gaano kasipag ay karapat-dapat. Ganun na lamang po tayo. Iwasan na po natin ang reklamo. Iwasan na po natin ang drama-drama sa ating sarili sa Diyos. Imbis, tayo po'y sa tulong ni Maria, reyna natin at ni San Jose at ni Santa Rosa de Lima na napakaganda, napakagandang madre, sa tulong nila, nawa po tayo po'y buong loob na kumilala at tumugon ng bukas
loob din sa kabutihang loob ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang pamamaraan ng Diyos ay hindi tulad ng sa atin dahil ang kanyang katarungan at kagandang loob ay higit pa sa ating turing at sukat. Lumapit tayo sa kanya habang nananalig na pakikinggan niya tayo at hindi bibiguin. Tugon po natin, Ama, sumasa amin nawa ang iyong kagandahang loob. Ama, sumasa amin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga misyonero at tagapagpahayag naway maipalaganap ang ebanghelyo ng Panginoon nang may katapangan at pagtitiyaga. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Tayo naway makapaglingkod sa Panginoon at sa isa't isa nang walang hinihintay na merito at gantimpala. At sa halip, gawin lamang ito ng may kabutihan mula sa ating mga puso. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga walang trabaho, naway dagling makatagpo ng kanilang hanap buhay. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway masyahan sa kalinga at unawa ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Ama, manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga nagtiyagang mamuhay ng mabuti sa mundong ito at namayapa, naway makatanggap ng gantimpala sa makalangit na kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Panginoon naming Diyos, mapagkumbaba kaming naglilingkod sa iyo sa abot ng aming makakaya nang walang hinihiling kapalit. Naniniwala kami na nasa piling ka namin at binibigyan mo kami ng mabubuting bagay dahil sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming kawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Rosa ng Lima. Ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay
ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan, ito ang pinanggagalingan amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais kaming makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal na mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bagay ang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito't inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Lalong-lalo na ang mga namatay ng pandemya sa buong mundo, may higit 6 milyon. At kasama dito sa Pilipinas, may higit 65,000 ang sumakabilang buhay dahil sa COVID-19. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, Santa Rosa de Lima, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan, iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumiyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pareho ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pareho ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. My Savior, my Lord, I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. Your life to save me from sins, Jesus, my Savior, my Lord, Jesus, my Savior, my Lord. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama namin mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Rosa de Lima upang tanging ikaw ang aming mahalin. Habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kukunin ko po itong ginintuang pagkakataon upang magpasalamat. Marami po mga Pilipino sa aking misyon sa Yukon, Canada, ang tumutulong sa aking pagiging misyonero. At nakadestino po ako ngayon sa Dawson para sa mga Pilipino, ang Pilipinong komunidad sa St. Mary's Church, Dawson, Yukon. Maraming maraming salamat din po. At gayon din, sapagkat ang diocese ay diocese ng Whitehorse sa Sacred Heart Cathedral at sa Our Lady of Victory Parish Church sa mga Pilipino doon, maraming maraming salamat din. At gayon din, ang mga Pilipino sa Teslin, CarMax, Faro, Ross River, at gayon din sa mga kalapit na probinsya, Fort Nelson, British Columbia, at sa Inuvik, Northwest Territories. At marami din mga deboto ng Pong Jesus Nazareno sa Alberta, Canada. Nawa, nangako ko ng kanilang mga petisyon, kahilingan, pinaka-inaasam ang kanilang mga laging sinasangguni sa Panginoon. Nangako po ko na dadalin sa paanan ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Pinagkakatiwala ko po sila sa kabaitan at awa ng Poong Senyor. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na Poong Jesus Nazareno, iniyak mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng angka na nagsusumamo sa iyo. Makamdanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako ng sa binyag na ikalang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.